Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Glaydel R. Pongaron, ang inyong pansamantalang guro sa araw na ito. Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa pagbaybay sa pasulat. Particular sa problema sa C, N, Q, X, panghihiram gamit ang walong bagong titik, eksperimento sa Ingles, at Espanyol Muna, Bago Ingles. Ano nga ba ang pagbaybay na pasulat? Ito ay ang pagsusulat ng salita, mga salita, sa pamamagitan ng lahat ng kinakailangan na letra ay nasa tamang pagkakasunod-sunod. Ito ay isa sa pinaka-importanteng bahagi ng wika. Sa pagbaybay na pasulat, nasusunod pa rin ang tuntuning nagsasaad sa kung anong bigkas ay siyang sulat. Kaya, kung mapapansin ninyong hindi nasusunod sa mga na ang pagkakadiletrya ng salita ay MGA na isang pagpapaikli sa lumang anyo nitong mga at ang pagkakabaybay naman ay MANGA at ginagamit noon hanggang sa bungad ng 20th siglo. Mga bata, mahalaga ring pag-aralan kung kailan gagamitin ang maikling ng at ang mahabang ng. Ito ay tuntuning pinapairal mulang balarila at bumago sa ugali noong panahon ng Espanyol na ang laging isinusulat ay ang mahabang ng. Matapos kong ibahagi sa inyo ang mga impormasyon tungkol sa pagbaybay na pasulat, ay tutungo naman tayo sa susunod na talakayan. Problema sa C, N, Q, at X. Kung mapapansin natin sa binanggit na halimbawa ng bagong hiram na salita, ay hindi pa ginagamit ang lahat ng dagdag na titik. Ang mga salitang hiram na ito ay walang halimbawa. Bakit? Dahil sa pangyayaring isang tunog lamang ang ikinakatawan ng bawat titik. Pagtuunan natin ng pansin ang letrang C. Ito ay may dalawang paraan ng pagbigkas na maaaring katawanin ng letrang K at S. Halimbawa, kotse. Ito ay salitang Espanyol na may katumbas na kahulugan sa Filipino at kumakatawan sa tunog na letrang K. Gayon din sa syudad, na may katumbas na pagbigkas sa tunog na letrang S. Sa kaso ng enye, napakalimitado kahit sa Espanyol ang mga salita na nagtataglay ng mga titik na ito. Ang ilang salitang pumasok na sa Filipino ay nagtataglay ng letrang NY gaya ng donya, pinya, at banyo. Sa kaso naman ng Q at X, ang mga tunog na mababanggit sa letrang Q ay nagiging KW, KY, at KX. At sa X naman ay nagiging KS. Halimbawa, sa tunog na KW na mulang Ingles na quit, KY na barbecue, at K na mulang Espanyol na queso. At sa X naman na mula pa noon ay tinapatan ng letrang KS na extra. Susunod, panghihiram gamit ang walong bagong titik. Sa kasalukuyan, ang lahat ng dagdag na walong bagong titik sa alpabeto na kumakatawan sa letrang C, F, J, N, Y, Q, V, X, at Z ay ginagamit sa tatlong pagkakataon ng panghihiram mula sa wikang Banyaga. Una, mga pangalang pantangi na hiram sa wikang Banyaga. Halimbawa, Charles, Mexico, Vicente, Nino, Jason, Fidel,
at Zion. Pangalawa, mga katawagang siyentipiko at teknikal. Halimbawa, carbon dioxide, oxygen, valence, x-axis, at zero. Pangatlo, mga salita na mahirap dagdag RSP. Halimbawa, cauliflower, flores de mayo, mix, pizza, at zebra. Eksperimento sa Ingles. Sa pangkahalatan, ipinahihintulot ang higit pang eksperimento sa respelling o pagsasa Filipino ng mga bagong hiram sa Ingles at ibang wikang banyaga. Ito ay malaking tulong sa mag-aaral dahil mas madali itong maunawaan dahil sa bagong version ng salita. Halimbawa, standby, school, schedule, police, at boxing. Kailan pa hindi maaari ang respelling? Kapag ito ay una, nagiging kakatwa o kakatawa-tawa ang anyo sa Pilipino. Pangalawa, nagiging higit pang mahirap basahin ang bagong anyo kaysa sa original. Pangtatlo, nasisira ang kabuluhang pangkultura, pangrelihiyon o pangpolitika ng pinagmulan. Pangapat, higit na popular ang anyo sa original. Panglima, lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. Espanyol muna bago Ingles. Higit na mas magaang gamitin ang wikang Espanyol sa pagbigkas at pagbaybay sa Filipino kaysa sa Ingles. Halimbawa ng salita sa pagbigkas sa Espanyol. Standardization. Sa Ingles naman, standardization. Nagiging mas magaang gamitin ang wikang Espanyol dahil karamihan sa kanilang salita ay komportabling ginagamit natin sa pang-araw-araw kaysa sa wikang Ingles. At dito nagtatapos ang aking ulat tungkol sa pagbaybay na pasulat. Naway marami kayong natutunan, maraming salamat.